inaasahang pagkakataon. May lungkot at ligaya, may hirap at ginhawa, di maipaliwanag pero meron pa rin liwanag. Sa bawat buntong hininga may ngiting nakaabang, sa bawat pagtulong ng luha may yakap na nakalaan, sa bawat pagsubok lalo nang tumitindi, sikaw ng pusong pag-ibig lang ang minimithi. Kaya ngayong Pasko, ipagdarama sa buong mundo pag-ibig sa bawat pagsasalo-salo. Hello, what's up, what's up? Welcome back, guys! Welcome back sa ating, of course, The Night with the Legend. Of course, maraming salamat kay Apps Anto, of course, for taking over. Diba? For making this live very, very possible. Diba? Siyempre. Diba? And of course, guys, ayun na, send na natin yung link. Bilisan na lang natin. We're almost here. Paabutin lang natin. Mabilisan naman ito mag 2,000 and then let's go. Diba? Let's go, let's go, let's go, guys. Let's do this. Diba, guys? Send na natin sa lahat ng GC ng team, sa lahat ng GC ng mga sub-teams mo, at sa lahat ng GC ng mga new member, at sa lahat ng mga new members natin, guys, send na natin, diba, itong live na presentation. Of course, now we're already 9:30, napakabilis talaga, 9:50 na, diba, 9:50, diba, oh, so almost, we're almost 1,000 na, mabilis lang to, guys, give it up, siguro 2 to 3 minutes, 2,000 ulit tayo, and maybe we can start already, diba, kanina pa naman ready-ready ang ating upline, pinakamamahal nating upline, si Upswitch Monu, diba, pangalan pa lang talagang tumatatak na, guys. Diba? And of course, yan, hello, 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 you can comment, diba, while waiting sa mga naghihintay ngayon. 1.2K na po tayo, guys. So, really going up very, very, very fast. Diba? And of course, ang maganda, may mga pasabog po, of course, ngayong gabi. Pinagandaan talaga to ni Ups Richmond U. Diba? So, ayan na. 1.4, pagpasok ng 2,000, yan. Ay, papapasukin na natin si Ups Richmond U. Diba, Dumaguete, welcome sa mga Dumaguete, Palawan. Hello, hello muna tayo sa lahat ng mga nanonood natin dyan, guys. Team Cavite, Team Elevate, Pagudpud City, Team Elevate. Hello, hello, hello. Diba, from Oman, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Guys, sorry for the technical error, but we're back online. We're already 1.7, diba, 1,000, ayan, 1.7K na tayo ngayon, diba? So we're almost there, 2,000. Diba, pag na-reach natin 2,000, I would gladly introduce sa inyo, of course, yung legend of the legends, diba? 1.9, okay, 1.9K, 100 more. Guys, send na natin sa lahat ng mga GC natin, guys. And of course, I would like to welcome everyone sa ina namang napakatinding gabi, diba, sa ating Front Row Exclusive, diba, itong NDO natin with the legend, diba, a night with the legend of not just Front Row, but the network marketing industry. The golden boy in his time. Yan siya, yan tinatawag sa kanya noon before. Because at a very, very young age, nagawa niya talagang kumita. At hindi lang po yun. Diba? At a very, very young age, nakatulong siya sa maraming tao din na kumita at the same time, magkaroon ng napakaganda prinsipyo sa buhay. And that's what he did dito sa Front Row. Diba? Kung maga, ang pinakapundasyon po ng lahat ng mga Millionaires Club ng Front Row, of course, itong tao na to. Diba? And up to the very moment, diba? He's still guiding us, diba? Pushing, diba? Putting his heart, effort talaga ngayong gabi. Isipin nyo. Binigyan niya tayo ng chance makausap siya, of course, makapag-conduct siya ng NDO. Yan, we're already 2,300 viewers na. So siguro, yan, Empire Bulacan, shout out po. Magandang gabi po sa inyo. Good PM po, watching from Hong Kong. Hello, hello, hello. Diba? Welcome din muna natin yung iba't ibang mga nandito. Lahat ng teams, Guy or Mock Builders. Magandang gabi po sa inyo. Annabelle Kilaw. Diba? Welcome po from Team Unstoppable Infinity. Magandang gabi po sa inyong lahat, guys. Excited na ba kayo? If you are, comment down below. Excited na kami. Diba? Of course, tatawagin na natin in a few moments. Of course, yung mentor nating lahat, yung tao nagbigay ng ilaw para talaga mapagtibay natin yung Front Row. Diba? So we can grow up with the right standards, with the right principles sa industriya natin. Diba? Ito yung tao talaga na nagtama ng lahat. Diba? And of course, ayun na siya. Siguro, hindi na rin pa natin papatagalin, guys. I'm very, very honored and I'm so pleased na ma-share or mapakilala po sa inyo, of course, ang mentor, of course, mentor nating lahat, di ba, ang naghubog ng Front Row. Sabi ko nga, ito, of course, aside from the owners, Direct RS or Sam Versosa, kung wala din po itong tao na to, we will never go big like this. Diba? Ang maganda, nagsisimula pa lang tayo. As he always say, di ba, 10% pa lang tong Front Row, lalaki pa tayo and that's we are really hopeful with this guidance. So, hindi ko napapatagalin, guys.
Diba? Kung meron kayo dyan, guys, of course, react, react, react. Diba? And comment, guys. That's all welcome. Of course, the legend of the network marketing industry. That's all welcome. Sir Richmond! Yeah! Yan, hello, 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 guys. Oh, diba? Hello, I'm Sir Richmond. Magandang gabi po sa inyo. Yan, thank you so much po for giving us your quality tonight. Musta? Yon guys, comment, comment, heart, heart. Diba? Hindi ko makita yung mga comment nila. Saan ko ba makikita yung comment nila? Apps, nagbukas po kami ng Front Row exclusive na live doon. Ako, pwede po sa cellphone po, apps, or sa MacBook mo po. Cellphone yung gamit ko eh. Ah, okay po. Sige po. So, ilan na tayo ngayon as of now? Yes, as of now, apps, we already 3,000. 3,000 active viewers tonight. 3,000? Talaga. Eh, iba talaga, pag ikaw nagpatawag eh, parang yung dati lang sa Sentries eh, biglaan, live, 3,000, diba? So, iba talaga ang legend ng network marketing apps. Anyway, and medyo matagal na akong hindi nag-share sa mga, or nag-NDO, kaso lang, a lot of people requested me to do the NDO for you tonight. So, I'm sure yung mga iba, first time lang yata sila makaka-attend ng NDO. Yes, at napakaswerte nyo dahil ako pa yung ma-attend ninyo. Di ba? Doon naman sa medyo naka-attend na ho kayo ng maraming beses ng NDO, huwag ho kayong mag-alala. Hindi ako masyado mahaba mag-NDO. Medyo, ano lang ako, medyo mabilis kasi medyo straight to the point yung mga minsan sinasabi ko. Hindi ako naglalagay ng mga, alam mo yun, normally pag yung mga konting icing on the cake or mga ganun, basta straight to the point. So malamang mga ano lang tayo, abutin lang tayo ng mga 20 minutes and 5 hours. Hindi, loko lang. Hindi, loko lang, loko lang. So, I want you to enjoy tonight na medyo relaxed lang kayo ng konti. Pero wag naman sobrang relaxed, baka makatulog naman kayo, di ba? I mean, pipilitin ko, I'll try to limit my time. Gusto kong respetuhin din yung mga oras ninyo. Alam kong medyo pandemic ngayon and lahat kayo coming from different places. Yung iba, narinig ko yung sinasabi ni Sir Arapil kanina na yung iba galing pang probinsya, Dubai, pati Taiwan, Hong Kong, lahat, iba, mga nakikinig. And yung mga different time yung ano natin, oras, right. Di ba? Timeline natin. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo, makakating gabi na dyan or magaling araw. So, lilimit ko yung oras ko talaga para sa inyo. Tsaka hindi talaga ako matagal. So, simula na tayo. Yes, us. Okay. So, normally, pag nag-NDO ko, a lot of people are asking me, sasabihin sa akin na, Richmond, paano ba yumaman dyan sa network marketing o dyan sa Front Row? Or paano ba kumita? Paano yumaman? Paano lumaki yung grupo ko? Or paano? Lahat yung tanong normally, start from paano. Hanggang ngayon, paginsan, pag nakakita ako ng PM sa FB ko, sa Messenger ko, lahat puro apps, paano ba? Paano, puro paano? Alam mo, yung tanong na paano, mabilis lang yun eh. Ang tanong actually, hindi paano or hindi paano. Ang tanong is, bakit or why? That's the first question. Kasi, pag alam mo yung dahilan, why, mabilis na lang yung paano mo gagawin. Or paano mo nagagawa ang isang bagay. Di ba? Like for example, bibigyan kita ng example, naipit ka sa isang sitwasyon na parang mahirap. I'm sure a lot of people sa inyo na nakikinig sa akin, dumating sa inyo isang punto na parang imposible. Pero, nalampasan ninyo. Kahit malilita bagay. Pero, ang tanong karamihan, paano mo nagawa? Hindi yung tanong paano eh. Ang sagot mo nga, hindi ko nga alam paano ko nagawa. Di ba? Yun ang madalas na sagot eh. Hindi ko alam paano ko nagawa. Grabe! Yun ang sasagutin mo. Di ba? Pero kasi, alam mo yung dahilan bakit mo gagawin. Sabi mo, putya, kung hindi ko nagawa yun, yari ako. Deads ako. Diba? Ito, bigyan kita ng example. Nag-travel ako tsaka yung wife ko. Pumunta kami ng ibang bansa. Very small country, bandang mga Finland. Sobrang liit, parang maliit na bansa lang. Dala ko yung luggage na malaki tsaka isang maliit, yung carry-on. Yung wife ko naman, dala niya isang luggage. Pero actually, yung carry-on, hindi kasi akin yun. So, wife ko yun. So, mula
Pilipinas hanggang papunta ng connecting flight, siya ang may dala nun. So pagdating dun sa bus, sa akin niya pinahawak. Eh pero kasi buong biyahe, ang alam ko sa utak ko, wala akong dalang maliit na luggage. So alam mo ang nangyari, naiiwan ko sa bus. Ang award doon, lahat ng yung pera, walang problema, nasa wallet ko tsaka nasa body bag ko. Ang matindi doon, kung ano yung nakalagay doon sa maliit na ano, mas mahal kaysa doon sa mga nakalagay ko. Kasi nandoon yung mga bag. Yung dahilan mo, bakit mo makukuha siya, makukuha mo. Alam mo, kumuusap talaga ako ng maraming tao hanggang sa nakakilala ako ng isang marunong mag-English, marunong mag-translate. Kinausap ko, tapos sabi ko, baka pwede kitang mahiram, dadalhin lang kita doon sa bus station, mag-usap kayo. Ako sagot nung dito. Sabi ganun, abangan mo. So alam mo, mukha akong tanga. Nagdadasal, inaabangan ko. Pag dumating yung bus, baka ito na yung pagbukas ko, tinitingnan ko yung luggage dun. Hindi ito.
hindi siya ganun. Will you be interested to join? At pag sinabi niya, sige, game. Pwede na invite ka. Very easy, di ba? Now, lahat naman ito, pag ginagawa mo, siyempre, pinaka-importante din dito is ano, yung tiwala mo sa sarili mo, tiwala mo dun sa upline mo, tiwala mo dun sa kumpanya, at higit sa lahat, tiwala mo saan? Sa Panginoon. Kasi, nung ginagawa ko to, a lot of people asking me na, ano yung naging sikreto ko? Wala akong sikreto. Ang sikreto ko lang, mataas ang pangarap ko, inggitero ko. Gusto ko, pag may bag yung isa, may bag din ako. Gusto ko, pag may sapatos yung bago, may sapatos akong bago. Gusto ko ano meron siya, gusto ko, meron din ako. Yun lang ako. Di ba, mataas lang ang pangarap ko. Inggitero sa madalang salita. Pero ang pinaka deepest secret ko is ano, I have the Lord with me by doing this business. Kasi sabi nga nila eh, gusto ko nang maglakad sa dilim, nakasama ko ang Panginoon, kaysa maglakad ako sa liwanag na hindi ko siya kasama. So by doing this, hindi ka maliligaw. There are a lot of mga upline nyo, kilala ko yan kasi ako ang nag-train sa kanila, karamihan sa kanila. I know kung gano'n niya sila kagaling. And pagsasamahan mo pa ng dasal at tiwala sa Diyos, hindi ka maliligaw. Minsan, kaya hindi mo nakukuha yung success, hindi ibig sabihin na hindi ka magiging successful. Pinahanda ka ng Diyos. Kasi mahirap pag nandyan na yung pera. Mabilis magbago. So, ang unahin mo muna, ready your heart. Kasi lagi kong sinasabi, God tests before He blesses. Testing ka muna niya bago siya mag-bless. Kung hindi ka niya kayang paniwalaan sa maliit na bagay, hindi niya maibigay sa iyo yung malaking bagay. Ganun lang kasimple. Diba? So, I hope marami kayo natutunan sa NDO ko tonight. Alam mo, NDO, ganyan lang kasimple. Less than an hour, konting chika-chika, straight to the point, wala masyadong hocus-pocus or something. Diba? Simple lang, pero makikita mo lahat ng gusto mong malaman nandoon. Pero, by attending another NDO with another person, like for example, nag-NDO si Christian, nag-NDO si Chard, may iba naman yung perspective ng buhay nila na pinagdaanan nila. Ito yung sa akin. So, sa kanila, maririnig mo yung sa kanila. Diba? So, yun. Sana nag-enjoy kayo. And, ito yung parang initial lang to ng training, hindi to training. Ito yung kumbaga new distributor orientation lang ito. Yung training, it's gonna be different. Mas malalim, mas matagal. Yung mga taong uma-attend dito, yung mga talagang seryoso, talagang gusto nila. Anyway, yung kapatid ko, magkakaroon siya ng training. Pero ang training niya itong August hanggang ano, is all cancel. Kasi cancel siya dahil meron siyang nagpapalakas siya eh. Hindi siya tinamaan ng COVID. Iba ang tumama sa kanya. Okay. Anyway, so cancel yung training niya, pero may training kami ng brother ko. Abangan ninyo kung kailan matutuloy. Pero itong August sana yun, tsaka first week ng September, pero cancel siya. So yun, sinasabi ko. Pero yun, very important yun. Kasi bakit? Hinihimay yun. Kasi ako, ang ginawa ko ngayon, dinaanan ko lang lahat para magkaroon ka lang ng bird's eye view lang. Yung ganun lang. Pero mas malalim, atin tayo ng training. Very important. Pati yung mga team ninyo, may kanya-kanyang training. Pagkatapos nito, ang mga upline ninyo or mga kasama nyo, mga ka-team ninyo, magkakaroon kayo ng mga maliliit na meeting after this one. Yun. Thank you sa inyo. God bless. Salamat. We're done. Yun. Thank you so much, Abs Richmond. Grabe, nakakabitin. Pero siksikliglig at umaapa yung mga napakinggan namin. Nakakamiss lang kasi wala. Yung mga binagsak mo, parang bihira na namin marinig. Pero maraming salamat, upline, sa lahat ng efforts. Guys, ayun, di ba? Abangan natin, of course, sa mga susunod na mga training sa atin, sana sila Abs. At huwag na huwag kayo mawawala, guys. And it's a quick NDO for tonight. Thank you so much sa lahat ng mga nakapanood. And guys, treasure natin lahat ng mga napakinggan natin. Di ba? Coming from our mentor, of course. Masalamat din tayo kay Abs Anito. And of course, kay Abs Richmond Yu. Di ba? Maraming salamat, Abs. Okay, last picture. Yan, para hindi ka naman nakangiwi. Di ba? 1, 2, 3. Sige, Abs. Yan, 1, 2, 3. Ayan, huwag nyo naman kung i-post na nakangiwi, guys. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. After nito, napakarami namin natutunan for tonight. And may God bless all of you. Yan, nakakabintan, no?
Diba? Kaya dapat, diba? Stay tuned ka the whole training para talaga nasulit mo lahat ng time na binigay sa atin ni Upswitch Mode. Very, very classic NDO. Yun lang. Maraming, maraming salamat. Everyone, may have a good night. God bless. And may all be healthy. Peace. Bye-bye! The true purpose of wealth is to help others. And that is what genuine success looks like. It's not just buying fancy cars, expensive watches, or big houses, but being able to offer a hand to someone in need. I grew up in the streets of Manila. I was poor and we didn't have much. I had to fight every single day to survive. But that experience made me the man I am today. To Frontro, the best company of the year! As I work hard to break out of the cycle, I vowed to help the people around me. Now, I'm in a position to make a difference in my country. Today, I want to talk to you about a movement that we have built. It is called Frontro Cares, where everything is geared towards helping the less fortunate. Frontro Cares is the charity arm of Frontro, a multinational direct selling company based in the Philippines. For the past decade, we have been able to donate to more than 100 different charities and hospitals, built and renovated churches, give scholarships to the youth, and provided livelihood programs for overseas Filipino workers so they can go back home to their families. And now, during this COVID-19 pandemic, it is humbling to say that we have been able to donate over 100 million pesos to those in need. We do all this not just to help, but also to inspire and encourage others to do the same. I am blessed to be able to say that I'm fulfilling my promise as we have been able to reach millions of people all over the country. If a boy from the streets of Manila, with everything going against him, can make a difference in this world, why can't you? We are all destined to achieve wonders. It is up to us to make that step. What's your purpose? Acting was and will always be my first love. I landed my breakthrough role in theater when I was 18. This was for Dulang UP's M. Butterfly, where I played lead character Song Liling. Before M. Butterfly, I had a bunch of small roles in grade school and high school. I remember my first role was a tree. Yes, a tree with branches and leaves. But after M. Butterfly, I guess the rest was history. I had the pleasure of portraying Prior Walter with Monique Wilson in Angels in America, Ferdinand with Harlene Bautista in The Tempest, Zorba in Gay Birds, directed by the legendary Zinaida Amador, and the list goes on. But unfortunately, things we love the most are not always those that will bring food to the table. Eventually, I had to turn my back on theater so I could better provide for myself and my family. I entered the world of advertising, worked on hundreds of them, until a new door opened in sales and marketing, leading to our now-turned global health and beauty enterprise, Frontro. When earning from acting was no longer a concern, that's the time I was able to go back to my passion. Thank God I took support roles on film and television. And yes, my heart was whole again. Surprisingly, when I least expected it, I received my first ever acting award at this chapter of my life. After all these years, can you imagine? This was for playing the role of Boy and Chick, a film directed by award-winning Joel Amangan. You should have seen how speechless I was when I was called on stage as best actor. Oh gosh. I was completely startled. I thought there must have been something wrong there. And to give thanks for all the support and opportunity that came my way, both as an actor and entrepreneur, and eventually as a producer, I restaged my iconic M. Butterfly in 2018. I once again portrayed Song Liling as a more matured, more experienced actor, and invested in a more dramatic set, which wasn't possible when we first staged it way back early 90s. Apart from Manila, we got to restage M. Butterfly in Iloilo, Dumaguete, and Cebu. And mind you,
100% of proceeds from each and every performance was donated to a different charity every night. So in total, we were able to reach more than 30 charities. Yay! Well, I was told several times I must be crazy to do this, mounting a play from my own pocket and donating everything to charity. But no, I did this mindfully. This is how grateful I am. From the very start, I've received so much encouragement and support while doing what I love the most, acting. Despite the tough days, life's been good to me, and people have been there for me. Now I'm more than elated to pay it forward. If I may ask, what's that one thing that you'd give everything to go back to? In Front Row, it's never too late to do what you love most.